Hello, welcome back sa Think Fuego Hotel Vlog. Ngayong araw na to ay mag-unbox tayo ng binili natin na phone para kay Mrs. Redmi Note 10 Pro ng Xiaomi. Check natin kung maganda. Tingin ko naman maganda. Ang gusto lang ni Mrs. ay magkaroon ng phone na maganda yung camera. So, ito yung napili natin, 108 megapixel. So, okay, unbox natin. Tingnan nyo. So, bumili tayo ng Redmi Note Pro. Regalo natin kay Mrs. kasi nung birthday niya, wala tayong naibigyan ni regalo. So, bago tayo bumili nito, nagtanong tayo kay Mrs. kung ano ang gusto niyang specs ng bagong cellphone. Gusto niya yung pang-camera kasi mahilig siyang mag-picture-picture doon sa bunso namin. Ngayon, ang dati niyang cellphone ay Redmi Note 5 Plus. Binili yun 2018 pa, so 3 years na siya. So, papalitan namin kasi puno na yung memory. Kailangan niya na mag-upgrade na rin ng phone dahil matagal naman na talaga yung 2018 pa. Bago natin siya pinapili, sinabihan ko siya na subukan mong manood ng review sa YouTube kung ano yung features, ano yung specs ng Redmi Note 10 Pro. So, nagustuhan niya naman. So, ngayon, nabili na natin. So, yan yung loob. Okay, ito yung SIM card pin, injector, manual, warranty card. Okay, nandito na rin yung ano niya. Nandito na rin yung jelly case niya. So, yung gamit ko palang pang video ngayon ay Poco X3 NFC. So, meron ding jelly case yun. Ito, hindi na tayo bumili ng casing kasi may jelly case na. So, ito siya, nakabalot. Ayun, kulay na. Banda. Okay. Ito na yung nabili natin. Ganda yung kulay nyo. Putro din yung camera. Yan. Masyadong mabuk yung camera. Tapos parang plastic yata ito. Pero ang ganda ng kulay pang babae. Tapos manipis lang siya. Parang mas manipis pa siya sa Poco X3 NFC. So kaya ulitin ko, kaya binili natin ito dahil sa camera niya na 108 megapixel. So, dahil may like si Mrs. picture-picture dun sa punso na. Anak namin, ito binili namin. So, kabit ko na rin agad yung ano, hindi ko manalagyan ng SIM card, kinabit ko na yung jelly case. O, kandahan sa jelly case, makikita mo yung ganda ng phone. Wow, ganda. So, check natin kung pwede siya kahit walang SIM card. Okay. So, mabilis naman siya. Linaw ng screen niya kasi AMOLED na siya eh, kumpara dito sa Poco. Linaw-linaw niya. At 120 GHz yung refresh rate niya. So, mas malaking lamang siya kay, ano, kay Poco. 120 Hz din pala ito si Poco X3 FC. Pinaka-highlight niya ay yung camera niya na 108 megapixel quad camera. Tapos, yung 120 Hz na AMOLED display. 6.67 dot display. Tapos dual speaker na rin siya. Yan. May speaker sa taas at sa baba. Tapos yung processor niya ay Qualcomm Snapdragon 732. Katulad ng gamit ko na to na Poco X3 NFC. Pero magkaiba sila. Si Poco X3 NFC ay built for gaming accordingly. And ito naman ay built for ano, photography, video. Dahil dun sa 108 megapixel na quad camera niya. Then, pareho silang 33 watts fast charger na may 5,020 mAh na non-removable battery. So, kung makikita nyo, ang linaw-linaw niya kasi ano siya, AMOLED display siya. Then, 120 Hz refresh rate. So, initially, wala pa siyang SIM card, hindi ko pa nilagyan. Dahil ang ilalagay kong SIM card ay SIM card ni Mrs. But ito yung ano, ito yung initial data niya. So ang ano lang talaga niya ay 21 dahil nilagyan ko na siya ng mga file galing dun sa email ni Mrs. Nagiging 24 gig yung ano laman, yung occupied niya.
Tapos automatic, pagka connect ko sa wifi ay nag-update na rin siya. Nung binuksan natin, yung MIUI version niya ay 12.1 at 12.5.1. Nung nag-update siya, nagiging 12.5.6. Tingin ko still stable naman siguro siya. So MIUI version niya, yan na yung MIUI version niya. 12.5.6. Yung napansin ko dito kumpara sa Poco X3 ko, una, yung screen niya, ang liwanag, siyempre dahil AMOLED yun. Itong Poco X3 ay IPS display lang. Pangalawa, mas magaan siya. Tamang-tama talaga pambabae. Pambabae yung ano, magaan lang siya. Tsaka handy siya. Hindi ka mahirapang mag-text. Tapos ang ano niya, ang user interface niya ay kaiba sa Poco. Magkaiba siya. So, yung dating user interface ng ano ng Xiaomi phones o Redmi phones, ganun pa rin halos walang pinagbago. Ganun pa rin. So, magkaiba sila ng user interface ng Poco. Tapos, na-charge ko na rin siya. 100% charge na siya. Charge ko siya ng mga 27% ang natira. And less than an hour, 100% na siyang na-charge. So, mabilis lang din siyang na-charge. Gamit ko yung charger ng ano, Poco X3 ko. Okay. Ang habol ko lang dito, kumpara dun sa Poco X3, kasi napansin ko sa Poco X3, ano siya, may ano siya, may lag. Lalo pag naglaro ka ng Mobile Legend, Call of Duty, doon, naglalag siya. Tapos, ano pa yung problema ni Poco X3? Yung ghost touch. Tapos, mahina yung sumagat ng signal. Siguro nga, dahil kung titingnan nyo doon sa ano GSM Arena, 13 frequencies, international frequencies ang gamit niya. Ano kung saan, pasok din naman yung ano, smart saka globe doon sa ginagamit nilang frequency. Meron siya. Yung Poco. Ito meron din, tapos may sobra siyang isa. 13 frequencies ang gamit niya. So, titingnan nyo doon sa ano, sa GSM Arena, kung ilang frequencies ang gamit nung ano, nung phone para malaking tulong din siguro yun para masabi nyo na ang phone na binibili nyo ay malakas sumagap na signal. So, hindi lang natin alam kung anong hardware ang gamit nila para doon sa ano, sa pagsagap ng signal. Pero may mga frequency numbers doon o frequency bands na tawag nila nandun nakalista. Punta kayo sa GSM Arena. So ito, si Redmi Note 10 Pro lamang siya ng isang frequency kay Poco. So si Poco talaga mahina siya sa ano, mahina siya sa pagsagap ng signal. Hindi ko alam kung yung ibang Poco ay ganun din. Itong ginamit kong pang video ngayon, si Poco X3 NFC, parang tatalunin pa siya ni Mi Max 3 pag nasa loob ng bahay. Mas malakas sumagap ng signal si Mi Max 3. Tapos ang problema ni Poco X3 NFC din ay minsan napuputol yung ano, wifi niya. Napuputol. Hopefully dito sa Redmi Note 10 Pro ay ano, hindi siya ganoon, hindi tayo maka-experience ng ganoon, napaputol-putol yung ano, paputol-putol yung signal. Lalo sa wifi. Hopefully pagdating sa malagyan natin 'to ng SIM card ng either Smart or Globe, malakas siyang sumagap kahit nasa indoor. So sa ngayon, ang verdict ko dito ay maganda siya. Maganda yung LCD dahil naka-AMOLED, magaan siya. Malaki ang battery, magandang camera. Na-testing ko na, hindi ko lang maipakita sa inyo yung result ng ano, ng picture. Tingin ko pati video, maganda din. Nag-selfie ako, malinaw. Ang gwapo-gwapo ko. Kasi may ano siya, may filter siya na maganda, pampakinis, pampapayat. Yun, pampalaki ng mata. Yun yung filter niya sa camera. Tingnan natin yung camera. Yan. Sa ano, photo, yeah. You know, so beauty, yun. So, marami siyang ano, marami. Pag ano ka naman, pag gusto mo naman ng pro ka, yan, maging pro ka naman sa camera, meron din siyang pro, yan, kung saan ma-adjust mo yung ano, yan, ma-adjust mo yung white balance, focus, yan, shutter, ISO, yeah. Lens wide, may ultra wide pa yan. So, yun naman yung ano,
paling halus pari ulang sila ng camera niya, no? Ni Camera software ni Poco. So ito pala yung ano jelly case na kasama niya. So pwede natin ikabit. I suggest na pwedeng ito na rin ang gamitin niya. Kasi ang kagandahan itong jelly case na to, fit talaga sa kanya. Tapos dito sa ano, may cover. So may cover. Accordingly, splash proof daw ito, tsaka dust proof. Tapos tingnan niyo yung camera, ang ganda, oh. Parang pang pro talaga yung camera niya. Parang yung camera dati, yung mga digital camera dati. Kaibahan lang, 108 megapixel siya. Subukan natin mag-picture. Kung makikita niyo, ang linaw-linaw ng camera. Yun, ang linaw-linaw. So, ang linaw ng camera niya. Sobrang linaw ng camera niya. Ang ganda na talaga ng camera. So, nasa ano na yun? Sa camera ni Poco. Yan o. Yun, ganyan kalinaw yung camera niya. So, bili na kayo ng ano. Huwag kayong bumili ng Poco. Hindi maganda ang Poco. Kung bibili ka ng Xiaomi na brand, piliin nyo yung Mi, Xiaomi, or ano, Redmi. So, hindi ko nire-recommend na bumili ka ng Poco. Poco itong gamit ko, pero hindi ko nire-recommend kasi, yun nga, dahil dun sa issue sa kanya, ang dami niyang issues. Mabagal siya sa network, either smart or globe, lalo na pag nasa indoor, putol-putol yung wifi, may ghost touch. Tapos pag ni-restart mo siya, ang tagal-tagal, akala mo sira na yung phone. Tapos ano pa, itong phone ko na to, dalawang beses nang na-reset. Kasi nung ni-restart ko, ayaw na mag-open. So ni-reset ko na lang. So kaya hindi ko nire-recommend yung Poco. Supposedly, ang bibilihin ko ay yung Poco Pro, Poco X3 Pro. Kaya lang dahil dito sa NFC, disappoint ako sa Poco. Kaya ito, yung binili ko ay para kay Missy sa Redmi Note 10 na pwedeng pang ano, pang vlog or magamit niya pang picture-picture, pang video. Okay, thank you for watching. That's all, and sa next vlog na lang ulit tayo.